bumoto na po si dating Pangulong Fidel V. Ramos sa Pangasinan. At naroon, live si Chris Duniga. Chris, alam natin, isa to sa mga vote-rich provinces. Wala pa si Chris Duniga. Mamaya ho, balikan natin siya. Alam natin, ito yung magandang umaga, Bernadette. Naging mabilis niya at maayos ang naging pagboto ni former President Fidel V. Ramos dito sa kanyang hometown sa Asingan, Pangasinan. Alas 7 na umaga na magtungo rito si FVR, pero bago yan, bago pa actually magbukas yung polling centers ng COMELEC 15 minutes before, eh nakita na natin dito si FVR at yun nga, nahanap niyang mabilis yung kanyang pangalan at ganap ngang alas 7 na umaga nang mag-cast siya ng vote. Wala namang naging special treatment at bumoto naman si FVR at pumila pa nga siya doon sa Senior Citizens Lane. At bago siya lumabas ng presinto, tinignan mabuti ni FVR yung kanyang voter's receipt kung tama ba yung mga naisulat doon na pangalan. Of course, yung kanyang ibinoto doon sa naging rehistro ng vote counting machine. At pagkatapos doon ay nagpaunlak ng kaunting interview itong si FVR at sinabi niya na ito para doon sa mga kumakandidato sa National Post, especially na wala raw aasahan na solid vote North ang mga kandidato mula sa National Post. Sinubukan natin tanungin kung bakit hindi niya gaano itong ipaniliwanag na. Basta ang sinabi lang ni FVR, ang kailangan daw ng bayan ngayon ay yung presidente na nangangalaga sa kapakanan ng mga senior citizen at maging ng mga mahihirap. At yun daw kanyang ibinoto ay nangako sa kanya na makikinig sa mga nakatatanda lalo na pagdating sa kanila mga payo at pamamahala at diskarte sa gobyerno. 7:30 ng umaga na matapos na bumoto si FVR at sa huli sinabi na lamang nito na magkaisa ang mga Pilipino dahil ngayong araw lamang yung eleksyon, bukas ay back to normal na, ay magkaisa na tayo at irespeto kung sino ang mananalo para sa halalan 2016, Bernadette.